con Dios ang ayon sa'yo, kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, pasimulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwayag ng Espiritu Santo ay sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pagtitipon bilang isang sambayan ng Diyos, tayo ay patuloy na naghahanda sa pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. At magagawa natin ito ng tama sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating tagapagnyayan yung mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ko sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap ang pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, hubugin mo ang iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang o magsisinungaling. Huwag ding kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoong kot kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ngayon pa na marapat panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, maitipon sa harap niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at manirahan sa kariang inyanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinarapnan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kay walang maisot at aming pinarapnan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin nyo ginagawa.
At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa aking mga sinumpa. Kayo'y papasapoy na hindi mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinarapnan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw o naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkita ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinakitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa ating pagkapatuloy na paghahanda ngayong Kwaresma, masabi natin ang mga pagbasa ay magandang batayan kung paano natin masabi natin maipagdiriwang ang Kwaresmang ito. Ito ay nagbibigay sa atin ng batayan kung paano magiging makabuluhan. Umasabi natin meaningful ang gagawin nating 40 days. At sa ating 40 days na ito, tatlong bagay ang hinihingi sa atin. Magdasal mabuti, mag-ayuno, at tumulong sa kapwa. At sa ating paggawain ganito, ang ating mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng batayan. Sabi niya, sabi sa libro ng Levitico, kung tayo magdarasal, kung tayo mag-ahayin sa ating Panginoon, kung tayo ay masabi natin mag-aayuno, siguraduhin natin, gawin natin ng tama ang mga bagay nito. Kung tayo magdadasal, sabihin natin huwag tayo mag-aapi ng kapwa. Kung tayo mag-aayuno, siguraduhin natin, ginagawa natin ng tama sa ating hindi paglabag sa utos ng Diyos. Sa pagtrato ng tama sa ating kapwa, huwag tayong masabi natin maninira ng kapwa. Dasal nga tayo ng dasal, nag-aayuno naman tayo, pero ang puso natin ay nananakit ng ating kapwa. Naninira tayo sa ating mga kapatid. Tayo ay masabi natin gumagawa ng mali sa ating mga kasama. Kaya nga, ito yung paalala sa atin ng ating unang pagbasa ngayon. Sa ating mga gawain, sinasabi dito, siguraduhin natin to na tayo ay masabi natin sumusunod sa utos ng Diyos at inaalis natin ang ating mga kasalanan at gumagawa tayo ng tama. Ganun din naman yung ating ebanghelyo ngayon. Sinasabi sa atin, kung tayo magdarasal, kung tayo mag-aayuno, kung tayo tutulong sa ating kapwa, gawin natin ng tama. Sa ating paggawa ng mabuti naman. Sa ating unang pagbasa, sinasabi, huwag tayong mananakit ng kapwa natin. Ngayon naman sa Ebanghelyo, sinasabi natin, tumulong tayo sa ating kapwa. Kapag may nagugutom, bigyan natin ng pagkain. Kung may nauuhaw, bigyan natin ng tubig. Kung may mga masabi natin walang damit, damitan natin. Kung may nabilanggo o may sakit, dalawin natin. Kaya ganito daw magiging makabuluhan ang mga gawain natin sa ating pananampalataya. Siguraduhin natin kung tayo magdarasal, kung tayo ay mag-aayuno at tutulong sa kapwa, unahin muna natin gumawa ng tama. Huwag manakit, huwag maninira, huwag papatay, huwag magsisinungaling. Kung gagawa tayo ng kabutihan, siguraduhin natin ginagawa natin to dahil si Kristo ang tinutulungan natin. Magbigay tayo ng tubig sa mga nauuhaw,
magpakain kung may nagugutom at masabi natin dumalaw sa mga may sakit at magpatawad sa mga may kasalanan. At kung gagawin natin to, magiging makabuluhan yung 40 araw na ating pagsasakripisyo. Mga kapatid, patuloy natin paghandaan ang muling pagkabuhay ni Kristo sa pag-iwas sa kasalanan at paggawa ng mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Sa bawat panalangin ng ayong tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina, at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa na may taintim na magsagawa ng mahakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway makaakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang pag-aari ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang nilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagkataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat niya kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo po kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan.
sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkamit ng katayuang ganap sa pagkatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na sisiawit na wapuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ay bukal ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati ngayon abot sa kanyang mga lagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Pagsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sama sa ating pagbunyi ang mistero ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit nalang namin siyang tinapay, nagibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagkapasalamat dahil kamarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami kasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakayos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang lagam sa bundigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng kaparean. Lalahan mo rin na kayo mga kapatid na himalay pag-asang sa limuling ng buhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo kayo patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ni ng Diyos, ng kabiyang puso ni San Jose, kaysa na mga apostol at lahat ng banal na namuhay dito sa ligang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayong manawagan sa ating amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ayon pinanbigan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagkas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayon mga ayon panampalatay pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, magbigay pag-angad ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sure.
announcement, ang lahat po ay inaanyayahang dumalo sa ating Lenten Recollection bukas February 28, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Maddurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Ang lahat din po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na March 2, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal sa aming pagkasalo-salo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasan dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin sa pamamagitan ng Kristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,